kaibigan, magsimula na po ang ating pagbabalita. Kasama si Doktora. Hi, Dok. San Jose naman. Yes, dito naman kami. Ayan, mga kaibigan. So, dito kami magpapainit na naman. Ayan, kami nag-i-enjoy sa init ng araw. Ayun, kasama na si Dr. Carl Balita. Number 6 sa Senado, mga kaibigan. Sa East, mga kaibigan, sa East. Huwag niyong kalimutan yan. So, mga kaibigan, inaabang ang mga ating York, eh. Punta ka tayo ng pagsimaroon. Thank you.
kami sa Diyos. Sumusuko sa krisis na kinakaharap natin sa buhay, kinaharap natin sa buhay, at kakaharapin natin sa buhay. Ito ang magiging attitude ng inyong lingkod, given a chance, may awa ang Diyos sa tulong ninyo, itatawid din natin sa krisis ang taong bayan. Well, it is a party's endorsement. So I did not do that. They did it. Thank you very much. So it's an addition to us. Well, sila naman na nag-uusap. Ako naman yung Action Democratico kandidato ng Action Democratico. So any party, katulad ng tanong mo, diba, si President Duterte, who belongs to PDP, thank you very much. And some of PDP is endorsing me. Thank you very much. Any endorsement, lalo na yung endorsement ng ordinaryong Pilipino, ay, ma-appreciate ko. Kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong. Dahil itong labang ko na to, mabigat ito. Dahil yung mga kalabang ko ay mga talaga salinlahi na ng matatagal ng politiko sa ating bansa. Ngayon, mabalik ako sa issue ng taxes. Kanina, ang Action Democratico, si Sir Ernest, sabi, mag-avail na raw ng amnesty ang Marcos family. Do you believe they should avail of the amnesty or should they pay the full 203 billion? Sa akin, kung talaga mabuti kang tao, babayaran mo yung buwis. At the very minimum, sila na may sabi, umamin naman na sila. Buti nga, at least, hindi ako fake news.
23 billion. Bayaran na nila. Kailangan ng taong bayan, kailangan na magsasaka ngayon ng ayuda sa fertilizer. Kailangan ng taong bayan ngayon ng ayuda sa gasolina. Kailangan ng 4.2 million na nawala ng trabaho sa panahon natin ngayon ng trabaho o tulong o ayuda. Tataas na naman ang bilihin, tataas na naman ang bigas, tataas na naman ang mga gasolina, crudo, tataas ang LPG. Itong 23 billion na inamin na nila na dapat na nilang bayaran, 30 years na nilang dapat binayaran. 25 years ago dapat nilang bayaran. Kaya yung timing, matagal na may timing. Matiming ang batas. Sinabi ng batas, bayaran nyo. Hindi, sana bayaran ninyo. Kaya nga naawa ko sa iyo, ikaw nagbayad ng buwis at maraming mga kababayan natin, Abril na yon, magbabayad ng buwis, sana all. Sabi ko ngayon ng mga taga Mindoro, parehas na rin daw kung pareho man ang kababayan sila, yung sibuyas. Yung sibuyas, 8 pesos. Sinabihan ako kanina na ang sibuyas daw dito, 8 pesos na lang. Dahil sa dami ng import permit na binigay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung importation, smuggling, ng food products, no, ng mga produkto ng agrikultura, sasawatayin ko talaga yan. Kasi tingnan mo ang epekto. Yung sibuyas na yun, baka mabalitaan mo na naman, nawala na. Katulad ng bawang sa Ilocos, nawala na ang bawang sa atin. Pinabayaan ng gobyerno doon yung industriya o yung farming ng bawang, kaya kinakain natin bawang, no, ay puro imported. Nakakalungkot, eh malaking pamilya rin ang namahala sa Ilocos, o yun din pamilya na yun, ano pa baya, doon sa mga partners ng sibuyas, ng bawang. Ngayon, kaya kailangan, talaga sa totoo lamang, no, bantayan natin tumaigi. Baka susunod dito, ang sibuyas sa kakainin natin, puro imported na rin. Baka darating ang araw, wala na tayong kakainin, puro imported na rin. Eh paano pag nagkaroon ng epidemya, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng gera, paano tayo kakain? So kailangan talaga kanina bigyan ng feeling ng gobyerno o diin ng gobyerno na alagaan yung mga magsasaka na. Okay. Sa itay, malungkot. Nagulat ako ha, from 45 to 8 pesos. Per kilo. Per kilo, sir. Sinabihan ako, yes. Kung mas mahal pa pa masagi, tawag ko. Ito yun, nakakawa na matapos. Kaya itong problema natin sa kuryente, problema natin sa internet, ang dami natin pwede magamit sa 23 billion. Mas marami tayo magagamit kapag nakuha natin yung 203 billion. Ngayon, siyempre, pag nanalo sila, good luck. Good luck. Okay. Good luck. Kawawang bansa. Kawawang Pilipino. Kawawa talaga. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo na yung 203 billion mawawalang parang bula pag sila na ang nawala. Nakakalungkot. Nalulungkot ako para sa inyo. Nalulungkot ako para sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayun, mayroon na kami ng tapos. Tumatakot na lang si ate. Yun, no? Hi!
Yun o. Thank you. Nandito ang HR. Charlie.
Yes.